Magandang araw mga ka-opangs! Halina't inyong pakinggan ng mga kapanapanabik na kwentong pag-ibig. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, i-like at i-share ang video at i-click ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa aming mga kwento. Tinuturuan niya ang mga bata ng abakada, simpleng mathematics at pagdodrawing. Tinuturuan ni Samantha si Paul mga prutas na Tagalog o Pilipino na inilalapat niya sa Ingles. Ganun din ang mga hayop tulad ng kalabaw, isinasalin sa Ingles bilang carabao. Madali namang naiintindihan ng mga bata ang itinuturo niya. Nalibang si Samantha at ginabi siya. Hindi pa rin dumarating si Maxwell. Manang, gabi na pala, uuwi na po ako. Paalam niya sa yaya ni Paul. Sige, ingat ka na lang. Tugon ng yaya. Kasalukuyang naglalakad si Samantha patungo sa paradahan ng tricycle. Ayaw niyang maglakad kahit malapit lang ang kanila. Ibig niyang makauwi kaagad. Biglang namatay ang mga ilaw. Brown out. Nakapondo kasi ang ulan sa ulap. Nagdilim ang kapaligiran. Bigla rin ang guhit ng kidlat sa kalawakan. Napaay si Samantha at binilisan niya ang lakad. Subalit napatapak siya sa isang malaking batong nakausli sa gilid ng kalsada. Nadapa siya at sumalpak ang kanyang tiyan. Tulungan niyo ako! Hingi ng tulong ni Samantha. Nakilala naman siya ng tricycle. Samantha, Ining, anong nangyari sa'yo? Gulat ang driver ng tricycle. Mabilis na isinakay ni Mang Efren si Samantha sa sasakyan. May dugo kasi ito. Mabilis na pinatakbo at dinala sa munting klinika ni Dr. Maxwell Mondragon. Nagkataong kadarating lang ng doktor. Bakit? Anong nangyari? Napaano si Samantha? Gulat na gulat si Maxwell nang makilala ang duguang babae. Nadapa ako, Dok. Madilim kasi. Namimilipit na sagot ni Samantha. Noon naman nagsindi ang ilaw. Mang Efren, igarahin muna ninyo dito ang tricycle at pakialalayan ninyo si Samantha. Dadalhin natin siya sa ospital, baka siya'y makunan. Anang na mabait na manggagamot. Noon din ay humarurot ang jeep. Alalay ni Mang Efren si Samantha sa hulihang upuan. Dadalhin ni Maxwell sa pinakamalapit na ospital ang babae. Sa isang pribadong ospital dinala si Samantha. Wala kasing ospital sa San Simon. Kilala naman si Maxwell sa naturang pagamutan. Mabilis na nilapatan ng lunas si Samantha. Isang doktor na Jean ang tumulong kay Dr. Mondragon. Nalaglag ang fetus. Naiyak si Samantha nang malamang nakunan siya. Tinawagan naman ni Mang Efren si na Aling Kikay at Aling Baby at sumugod naman ang dalawa sa ospital. Sorry Samantha, hindi namin nailigtas ang bata. Hinging paumanhin ng biyudong doktor. Napaluha si Samantha na nakahiga sa kama. Inilipat ni Dr. Mondragon sa government hospital na pinaglilingkuran niya si Samantha upang masubaybayan. Kumusta ka na? Magiliw na tanong ni Maxwell. Nagra-rounds ang doktor. Mabuti na, Doc. Tugon ni Samantha. Malulungkot din ang mister mo. Ani ni Maxwell uli. Hindi kumibo si Samantha. Hindi na niya sinagot ang sinabi ng doktor. Paano ba niya sasabihin ang totoong wala siyang asawa? Siya, sige. Bibisitahin ko pa ang ibang pasyente. Paalam ni Maxwell. Sinundan na lang niya ng tingin ang lumalayong doktor. May pinong kurot siyang nadama sa sulok ng kanyang puso. Kapita-pitagan ang kilos ni Maxwell. Tiyak ang bawat galaw. Magiliw kung mangusap, lalong pumopogi kapag ngumingiti
at waring tumatawa rin ang mga mata kapag ito ay tumatawa. Umiibig kaya siya kay Dr. Mondragon? Ganoon din si Maxwell. Bakit gustong-gusto niyang nakikita si Samantha? Matalino at degree holder din, kaya nga lang may asawa na pala. Nanghihinayang si Maxwell at lihim na kinagalitan ang sarili. Hindi niya maamin na nagkakagusto siya sa babae. Ayaw niyang makasakit ng damdamin. Marahil kung hindi siya doktor, ay baka pahiwatigan niya ng pagkagusto si Samantha. Ano bang pakialam niya kung may asawa ito? Ang mahalaga ay maipahayag niya ang kanyang pagkakagusto dito. Ngunit palibhasa nga ay respetadong doktor siya, kaya hindi maaaring sundin ang tibok ng kanyang puso. Papatayin na lang niya ang umuusbong na maling pag-ibig. Mas makabubuti sigurong hindi na sila nagkikita ni Samantha. Paano niya didispetsyahin sa private tutorship ang babae nang walang sapat na dahilan? Magpapagabi na lang siguro siya ng uwi para hindi na niya dinaratnan sa bahay ang babae. Daddy, nakunan po ba si Tita Samantha? Tanong ni Paul. May ilang araw na kasing hindi nagtuturo ang babae. Oo anak, nadapa siya. Tumama ang tiyan niya sa isang malaking bato. Madilim kasi, natakot sa kulog at natalisod. Paliwanag ng ama. Sasama ako sa iyo bukas, Daddy. Dadalaw ako kay Tita. Sabi ng bata. Oo, isasama kita bukas sa ospital. Ani niya sa anak. Kinabukasan nga ay kasama ni Maxwell ang anak. Kumusta ka na, Tita? Nawala na pala ang baby mo? Tanong ng bata. Oo nga, butit dinalaw mo ako, Paul. Hinawakan ni Samantha ang braso ng bata. Sumama po ako kay Daddy, Tita. Miss na kita eh. Hinagod pa ng bata ang noo ng kanyang guro. May dalang isang kilong ubas at sandusenang kahela si Paul. Nabagabag ang damdamin ni Samantha. Kabata pa ni Paul ay marunong nang mag-alala. Thank you ha. Hinagod din niya ang noo ng bata. Naantig ang kanyang damdamin sa ipinakitang pag-aalala ng bata. Alam niyang totoo sa loob nito ang ipinakikitang pag-aalala sa kanya. Nakalabas na ng ospital si Samantha. Ipinagpatuloy niya ang pagtuturo sa mga bata. Hindi na malaki ang kanyang tiyan at unti-unting nagbabalik ang kanyang kalusugan. Nadat na niya na nilalagnat si Paul. Taranta ang yaya niya. Tinawagan mo na sana si Doc Manang. Wika ni Samantha. Nawala sa loob ko. Pinainom ko na lang si Paul ng tableta. Ikandado niyo na lang pong lahat yung pinto. Dadalhin natin sa ospital si Paul. Utos ni Samantha sa yaya ng bata na si Manang Angel. Sumunod naman ang inutusan. Sumakay sila sa isang jeepneying pampasahero kasama ang yaya ng bata. Nagulat pa si Maxwell nang makita si Samantha na karga si Paul. Nilalagnat po sir si Paul. Waring sumbong ni Angel. Dinatnan ko ngang nilalagnat kaya dinala namin agad dito, Doc. Ani ni Samantha naman. Mabuti at nadala niyo agad siya. Iyon lang at sinuri ni Maxwell ang may lagnat na anak. Pinalagyan ng dextro si Paul sa isang nurse. Humahalinghing ang bata, giniginaw. Tumawag na lang si Samantha sa ina at sinabing gagabihin siya sa pag-uwi dahil inihatid nila ni Manang Angel sa ospital ang kanyang batang tinuturuan. Bumaba na ang lagnat ni Paul. Talagang kailangan nito ang isang inang titingin dito. Ngunit naroroon pa rin sa isip niya ang negatibong aspeto na baka hindi makasundo ng bata ang magiging pangalawang ina. Na baka malupit sa bata ang magiging misis niya. Iyon ang pumipigil sa kanya upang maghanap ng maliligawan at gawing pangalawang ina ng kanyang anak. Hindi niya ipakikipagsapalaran ang pagiging kapalaran ni Paul. Kaya nga nililibang niya ang sarili
sa sobrang trabaho sa ospital. Nang magbalik si Samantha ay may sariwang itlog siyang binili, biskuit at soft drinks. May binili rin siyang toothpaste, sipilyo, sabong pampaligo, tuwalya at dalawang damit pambahay. Ibinili rin niya ng sipilyo ang bata. Kinabukasan ay medyo malakas na si Paul. "Saan ka natulog, tita?" tanong ng bata. "Ayun, sa folding bed. Pero matutulog lang ako pag inaantok na ako. Binabantayan kita. Baka kagatin ka ng lamok," sagot ni Samantha. "Tita, bakit ang bait-bait mo?" painosenteng tanong ng bata. "Talagang mabait ako sa mga batang mababait din," tugon ni Samantha. "Sana ay ikaw na ang maging mami ko," anang ng batang may sakit. Kanina pa palang nakikinig si Maxwell sa usapan ng dalawa. "Hindi po pwede, anak. May asawa na ang tita mo," wika ni Maxwell, at pumako ang mga mata ng dalawa sa bagong dating. "Sana lang naman yun sa akin, Daddy. Mabait kasi siya eh," giit ni Paul. Namula si Samantha sa hayagang pagpupuri sa kanya ng bata. "Kumusta ka na, anak?" iniba ni Maxwell ang tanong. Hinatak ang isang silya at umupo. Tinutukan ng stethoscope ang dibdib ng anak. "Okay na po ako, Daddy. Sumobra lang po siguro ang laro ko sa school. Habulan kasi kami ng habulan ng mga classmate ko eh," paliwanag ng bata. "Bukas ay uuwi na kita. Sa bahay ka na lang magpalakas, okay?" nag-appear pa ang mag-ama. "Okay, Daddy." Umalis na si Maxwell para tingnan ang iba pang pasyente. "Ang bait ng daddy ko, tita. Parang kuya ko lang siya." Ipinagmamalaki ni Paul ang kanyang daddy. "Mabait nga siya," ayon naman ni Samantha. "Sana ikaw ang ipalit niya sa mami ko," may panghihinayang ang bata. Lihim na nagalak si Samantha. Papatulan ba naman siya ni Maxwell sakaling malaman ang totoo? Kung may nararamdaman man siya para sa lalaki, ay sasaralina na lamang niya ang damdaming iyon. Paano ba niya aaminin ang totoo matapos na mapaniwala si Maxwell sa isang kasinungalingan? Nalaman niyang napapalapit ang kanyang kalooban sa doktor. Ano kaya kung magpahayag sa kanya ng pagkakagusto si Maxwell sa kabila ng pagkakaalam nitong may asawa siya? Yung tinatawag na pagkaliwa ng isang babae. Marami ang nangyayaring ganoon. Natutukso ang babaeng iniwan ng kanikanilang asawa. Kumakaliwa ang babae dahil wala ang mga asawa. Nangungulila at naiinip. Hindi naman siguro gagawin iyon ni Maxwell. Pero paano nga kung magtapat ito sa kanya? May gusto naman kaya sa kanya ang balong doktor? Nagpapanta siya si Samantha. Sa bagay ay hindi malayong maibigan siya ng lalaki dahil alam din naman niyang maganda siya. Marami ang nagsasabi niyon sa kanya. Lalo na ngayong hindi na siya buntis. Pag nagpahiwatig ng pagkakagusto sa kanya si Maxwell, ay iiwasan na niya ito. Magbibitiw siya bilang private tutor ni Paul. Ang kanilang lugar ay parang barangay na nalalaman ng lahat ng tao ang galaw ng mga taga roon. Hindi niya gustong sit-sitin sila ng tao. Mawawalan iyon ng respeto sa kanya. Minsan, tinuturuan niya si Paul alas 6 ng gabi. "Sabi ko sa daddy ay ligawan ka. Gusto kitang maging mami, tita," pahayag ng inosenteng bata. "Hindi pwede iyon, may asawa na ako," sagot ni Samantha. "Sayang, kasi sabi ni daddy ko ay mabait at maganda ka raw. Sa bagay ay totoo, para bang may gusto sa iyo ang daddy ko?" anang matabil na bata. "Oh, paano mo naman naramdaman?" Nakatawa si Samantha na natutuwa ang kalooban sa sinabi ng bata. "Madalas sabihing magbabait daw ako dahil maganda ka, tita. Wala raw bang nanliligaw sa iyo?
Sagot ko, ewan ko, di ko alam. Natawa ang dalaga. O Shasha, magtuturoan na tayo. Yung sagot mo sa mga tanong ko, assignment mo, ilabas mo na. Utos ni Samantha. Tuwing aalis si Samantha sa bahay ay nalulungkot siya. Ihahatid siya ni Paul sa tarangkahan at kakaway ito pag lalakad na siyang papalayo. Waring bahagi na siya ng buhay ng doktor. Kapag maagang umuwi si Maxwell, ay dinarat na ng doktor na nagtuturuan sina Samantha at Paul. Ngunit nitong mga huling araw ay ginagabi ng uwi ang manggagamot, kaya hindi na sila nag-aabot ni Samantha sa bahay. Tiyak ni Maxwell na may gusto siya sa babae. Sinasaway niya ang kanyang puso, ngunit hindi makatkat sa isipan ang magandang mukha ni Samantha. Iniisip niyang baka last lang ang nararamdaman niya para rito. Ngunit paano ba niya ipaparamdaman lamang ang pagpapahalaga niya kay Samantha? Malaman lang nito kahit bahagya na umiibig siya sa babae ay sapat na para sa kanya. Ngunit, pahalagahan naman kaya siya ni Samantha? Hindi kaya ito mapuot sa kanya? Baka magbitiw ito bilang private tutor ni Paul. Nakaupo sa swivel chair sa tanggapan niya si Maxwell. Iyon ang naglalaro sa kanyang pangitain. Bakit naman sa isang may asawa pa siya umibig? Hindi naman niya gustong gawing babae lang si Samantha. May asawa ito ayon sa pagkakasabi nito. Kung pagtatapatan niya ito at sasagutin siya, ay lalabas na kaluguyon niya ang babae. Paano kung dumating ang asawa nito? Paano kung matuklasan ang lihim nilang relasyon ni Samantha? Baka maghoramentado ito. Mawawasak ang kanyang propesyon. Masisira ang kanyang pamilya kahit na nga ba sila lang mag-ama. Walang lihim na hindi nabubunyag, gaano man kalalim ang pagkakalihim niyon. Iiwasan na lamang niya ang mapalapit kay Samantha para hindi yumabong ang damdamin niya para rito. Baka nga ligawan pa niya ang isang bagong nurse na kapapasok lang na maganda rin naman. Mas bata kay Samantha. At upang madali ang kanyang pagpapawis sa alaala para sa babae, ay sumimsim siya ng konting alak. Hindi niya gustong maloko sa kaiisip kay Samantha. Hangal sa puso, baliw na damdamin. Kinagalitan ni Maxwell ang sarili.